Very good. You have done well. Maligayang pagbabalik, kapatid. Pamilyar ba kayo sa internet mystery na kung tawagin ay Sikada 3301? Kung hindi pa ay you are in for a treat. Sa mga susunod na videong gagawin natin ay ito ang siyang ating tatalakayin. Iisa-isahin natin ang bawat detalye at sabay-sabay nating tuklasin ang sikretong itinatago ng Sikada 3301. At syempre, dito mo lang malalaman yan sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman baka pwede mong pindutin ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para lagi kang updated sa mga videong maaari mong kapulutan ng aral. Simulan na natin. Ang Sikada 3301 ay ang tinaguriang the most elaborate and mysterious puzzle of the internet age. And that's a big claim, kapatid, pero totoo ito at walang halong biro. Ngayon, bago natin pasukin ang misteryong ito ay marapat lamang siguro na mabilis nating pag-usapan kung ano nga ba ang mga sikada. Sa madaling sabi, dito sa Pilipinas ay may iba't ibang tawag ang mga tao rito. Pero in general ay tinatawag natin itong kuliglig. Bakit kuliglig? Eh marami kasi sa atin pagka nakarinig ng huni ng sikada tulad nito ay sasabihing, "Uy, kuliglig yan." Ilan lamang ito sa mga key features ng mga sikada. Kumakain sila ng likido galing sa puno. Naglalagay sila sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang pagkalipas ng 2 to 17 years. Tama, kapatid, hanggang 17 years silang nasa ilalim lang ng lupa. Sa ilalim ng lupa sila mas aktibo. Ang mga sikada ay madalas na lumalabas lang tuwing summer upang magparami. At ngayong nagkaroon na tayo ng kaunting kaalaman tungkol sa kanila, pasukin na natin ang misteryo ng Sikada 3301. Sa isang site na kung tawagin ay 4chan ay isinilang ang internet mystery na ito. Ang 4chan ay isang site kung saan pupwede kang mag-comment, mag-share ng kung anumang bagay anonymously. Ibig sabihin ay walang nakakilala sa iyo. To make the long story short, ng unang mga araw na matagpuan ito ng mga taong gumagamit ng 4chan ay na-hype sila. Trending ito sa site na iyon at ito ang imaheng kanilang nakita. Sinasabing, tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. "Hello, naghahanap kami ng mga matatalinong tao. Para mahanap yun ay gumawa kami ng pagsubok. Sa imaheng ito ay may nakatagong mensahe. Hanapin yun at ito ang magtuturo sa iyo para matagpuan kami. Inaasahan naming personal na makita ang piling mga tao na matatapos ang ginawa naming pagsubok. Good luck, 3301." Marami, sobrang dami ang taong naging interesado sa hamong ito ng kung sinong tao man. Marami ang taong nagsasabi na ito ay isang tinatawag na ARG o Alternate Reality Game. Sa madaling salita ay isang game ito kung saan malalaro mo ng personal. Halimbawa ay personal kang pupunta sa isang lugar. Let's say, eskwelahan. Tapos doon kailangan mong hanapin ang isang note para mag-push through sa susunod na level. This is just one of many, many example. At kung may mga tao na inakalang ARG lamang ito, ay mayroon din namang inisip na isa itong NSA Recruitment Program. Ang NSA, kapatid, ay ang National Security Agency ng USA. Isang sangay ng kanilang gobyerno kung saan ang pinakatrabaho ay cyber security. Isang programa na kung sakaling matukoy mo ang pinakadulo ng isang pagsubok ay di umano, mawawala ka na lang bigla. Think of it, kapatid, as yung Men in Black na pelikula. Bagamat sa realidad ng mundo ay ano mo'y hindi siya nakikita ay nag-e-exist pa rin. Buhay pa, yun nga lang, wala siyang identity o tago ito ng sobra. Ngayon, mabalik tayo sa litrato. Marami ang taong nagsimulang subukang i-crack ang code na ito para mapunta sa susunod na step. Maraming method ang sinubukan. Pero isa sa pinaka-common na maaring isang solusyon para dito ay ang buksan ng imahe sa isang text editing application. Matapos nilang subukan ito ay tagumpay dahil sa dulo mababasa ang text na ito. Ang text na ipinapakita ko sa inyo ay ang tinatawag na CSAR cipher o coded text na kung i-convert mo sa isang decoder ay may lalabas na ibang mensahe. Matapos nilang i-decode ito ay nalamang isa itong website link.
Kinapi ngayon ang decoded message, binuksan ng browser at ito ang lumabas. Litrato ng isang uri ng ibon na may kalakip na mensahe na sinabing, "Whoops! Just a decoy this way. Looks like you can't guess how to get the message out." Sa pagdaan ng mga araw ay muli silang nakakuha ng clue sa isang programa na kung tawagin ay outguess. Kaya sa mensahe ay makikita rin ang mga salitang ito, guess out. Ngayon, sa madaling sabi ay ang outguess ay isang steganography program. Idinisenyo ito kapatid para magtago ng mensahe sa loob ng isang imahe. Isang litratong nakikita nyo sa mga halimbawa. At heto pa ang isa. Matapos nga na magamit nila ang application na outguess ay ito ang lumabas. Isang text kung saan maraming numero na sa unang tingin para sa normal na internet user ay it doesn't make sense. Well, kabilang na ako dun. Wala rin akong maintindihan. Sa bandang ibaba makikita ang good luck at 3301. Sa pinakauna mababasa ang katagang, "Here is the book code. To find the book and more information, go to the website link," at kung gugustuhin mo ay maaari mo pa rin bisitahin ang website na ito ngayon. Ililink ko na lang sa ibaba ng ating video. Sa Reddit post ay bubungad sa iyo ang napakaraming sabog-sabog ng mga letra. Una mong mapapansin ang isang litrato na may nakasulat na, "Hello, nakita na namin ang ilang mga individual na aming hinahanap. Kaya naman ang ilang buwan nating paglalakbay ay tapos na. Sa ngayon, maraming salamat sa dedikasyon at pagsisikap. Kung hindi mo natapos ang aming pagsubok o hindi ka nakatanggap ng email, ay huwag kang mag-alala. Marami pang oportunidad ang darating tulad nito. Maraming salamat. 3301. PS. Numero. Numero. Numero." Sa patuloy na pag-scroll down ay makakita tayo ng dalawa pang imahe. Ang isa ay may litrato ng isang floor mat na may pamagat na "Welcome" at ang isa naman ay mapapansin na animoy sinaunang larawan ng isang prinsipe. Medyo malabo lang dahil ikinompress ang imahe pero may pamagat itong "Problems". Ngayon, sa bawat imaheng ito kapatid ay ganoon din, mayroong outguess message tulad nung unang ibinahagi ko sa inyo kanina. Ito kapatid ay ang sa "Welcome". At ito naman ay ang sa "Problems". Tumagal ng ilang buwan bago nakakuha muli ng ibang clue ang mga taong nagde-decrypt o sinusubukang isolve ang sikada puzzle. Dahil nga marami ang mga numero dito at hindi nila alam kung saan magsisimula, ano ang mga koneksyon nito sa isa't isa, and so on so forth. Ngunit nang natuon ang atensyon nila sa pinakaunang litrato ay mapapansin ang mga numero sa bandang ilalim nito. At sa pag-crack nila ng numerong ito ay ang siyang nagturo sa kanila sa isang libro. Ang librong tinutukoy ko ay ang nakikita nyo sa inyong screen. At ang ilan sa mga nakasulat sa librong ito naman ay ang siyang nagturo sa kanila para makakuha ng numero at kalaunay. Tinagurian nila itong "The Number". Ito ang eksaktong mensahe na lumabas matapos nilang i-decrypt ang code mula sa libro. "Call us at telephone number 214-390-9608. Obviously kapatid ay ang numerong ito ay wala na, hindi mo na matatawagan. Pero ang mga taong nakatawag noong mga panahong bagong tuklas pa lang ang numerong ito ay ito ang kanilang narinig. "Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final .jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye." At dahil nga may bagong clue na naman tayong natuksan ay mabilis na naghalungkat ang mga tao ng maaring maging kasagutan upang makapagpatuloy. Kaya naman hindi nagtagal ay dinala sila ng kanilang paghanap sa isa na namang website, http://845145127.com. Sa ngayon ay wala na ang website na ito pero isa itong website kung saan may litrato ng sikada at countdown.
At dahil nga may litrato na naman ay you guessed it, ginamit muli nila ang OutGuess application at natuklasan ang mga salitang ito. You have done well to come this far. Patience is a virtue. Come back at 17 on Monday, 9 January of 2012. At dahil nga countdown ito kapatid ay walang magawa ang mga tao noon kundi maghintay ng maghintay ng maghintay. At dyan matatapos ang unang bahagi ng ating pagtalakay sa the biggest and the most elaborate internet mystery of all time. Pero worry not kapatid, bukas na bukas ay i-upload natin ang ikalawang bahagi ng ating video. Sa ngayon ay may ilang mga video naman tayong pwede mong panoorin. At gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa panahon ngayon hindi po pwede ang panay-uulang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa bawat kwento ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa panonood and as always, thank you so much for watching. Goodbye.